Nanginginig ako sa takot habang nakatakip ang dalawang palad ko sa aking bibig. Gusto kong sumigaw dahil sa magkahalong emosyon sa mga oras na ito at nararamdaman ko ang paghapdi ng aking mga mata dahil sa nasaksihan. Unti-unting tumatagaktak na rin ang mga luha ko. Alam kong ito na ang katapusan ko sa mundo sa oras na malaman nilang buhay pa ako. Ako si Rex at ito ang nakakahilakbot kong karanasan. At tulad po ng aking unang sinabi sa inyo, ito na po yung pinakahuling pagkakataon na inyo pong maririnig ang aking boses sa inyong mga radyo. Muli maraming salamat sa pagtangkilik sa akin sa loob ng 7 taon dito sa radyong ito. Ako po muli si Rex. Now signing off. Ang mga huling katagang binitawan ko at pagkatapos ay pinindot ko na ang off button ng mikropono ko. Huminga ako ng malalim at marahang pinagmamasdan ng 4 na sulok ng radio station na ito. Ang bilis talagang lumipas ng panahon. Ngayon ay hindi na nila ako kailangan. Sa makabagong panahon kung saan naglipa na ang teknolohiya ng internet at social media, mukhang wala na kaming puwang sa mundo. Ang sabi nga ng nobya kong si Aliana, bakit hindi raw ako sumabay sa makabagong panahon na ito? Bakit daw hindi ko gawing platform ang social media para sa nakalakhang kong larangan? Oo, ito ang aking nakamulatan. Pareho kasi nagtatrabaho ang aking mga magulang sa radyo noong nabubuhay pa sila. Bata pa lang ako ay pamilyar na nga sa akin ng mga kagamitan sa radyo, mga terminolohiyang madalas nilang bigkasin at sa murang isipan ay umusbong sa akin ang isang pangarap. Ang makapagsulat at makapagbalita ng mga napapanahong issue sa lipunan. Gayon din ang pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng mga tigapakinig. Isa lang ang naging sagot ko sa mga tanong ni Aliana. Beb, iyon ang craft at platform nila at ang radyo naman sa akin. Ayoko namang iwan ang radyo para roon dahil kung gagawin ko yun, eh para ko na rin tinalikuran yung passion ko, diba? Napabuntong hininga ako sa naging sagot ko. Baka sarado lang ang aking isipan para sumakay sa agos na makabagong teknolohiya. Tama, sarado nga. Wala pa rin akong plano para roon. Ang tanging naiisip ko sa ngayon ay gumawa ng sariling radio station. May naging ipon naman ako sa loob ng 7 taon at may kalakihan ang naging back pay ko sa kumpanya kaya iyon ang gagawin kong puhunan. Sabado. Hindi pa tumitilaok ang mga manok ay maaga na akong gumayak. Marahan kong binuksan ang pinto ng kotse at pinaharurot ito. Ayokong abutan ng traffic sa EDSA kaya madaling araw pa lamang ay nagmaneho na ako papunta sa bayan ng San Isidro. Tahimik ang paligid at puro gubat ang magkabilang parte ng kalsada. Unti-unti nang lumiliwanag ang paligid ngunit hindi ko maramdaman ang enerhiyang gusto kong masaksihan sa haring araw. Tiyak na may nagbabadyang ulan sa loob-loob ko. Nakumpirma nga ito ng weather radio announcer matapos kong buksan ang radyo ng kotse. Hindi lang pala ulan ang darating, kung hindi signal number 2 na bagyo sa mismong araw na ito. Nakalipas nga ang isang oras na biyahe ko at tuluyan ng umulan ng malakas. Patuloy ang pagpapalipat-lipat ng windshield sa kaliwa at kanan nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag na pala si Aliana. Good morning, ma'am. Halatang bagong gising lang ang aking pinakamamahal na nobya dahil sa medyo garalgal nitong boses. Sagot ko naman. Morning, babe. Uy, sorry ha, hindi na kita tinawagan kanina bago ako umalis ng bahay. Sigurado mahimbing pa kasi yung tulog mo eh. Habang hawak ng kaliwang kamay ko ang telepono at ang kanan naman ay sa manibela. Ayos lang yan, babe. Basta mag-ingat na roon sa San Isidro ha. Wika ng malambing kong nobya mula sa kabilang linya. Oo naman, babe. Saglit lang naman itong meeting ko kay Sir Rico eh. Tsaka kukunin ko lang din yung mga kagamitan sa itatayo nating radio station. Pagpapaliwanag ko pa.
Bigla kong nabitawan ang telepono dahil sa malaking batong natamaan ng gulong sa bako-bakong kalsada. Yumuko ako para abutin ito ngunit huli na ang lahat matapos akong bumalik sa maayos na pagkakaupo. Mabilis na tumatakbo ang baboy ramo at tumawid sa makitid na daan. Bigla kong kinabig pakaliwa ang manibela at sumalpok ang minamaneho kong kotse sa isang puno. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano nabasag ang salamin ng kotse sa harap ko dahil sa isang mahaba at matulis na sanga ng punong kahoy. Tiyak ko, isang pulgada na lang ang pagitan at muntik nang tumusok ang matulis nitong dulo sa aking leeg. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Magkahalong kaba at takot ang bumalot sa aking pagkatao, kasabay pa nito ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Mabuti na lamang naka-seatbelt ako at hindi tumagos ang sanga sa aking katawan. Mahal pa ako ng Diyos. Ayaw pa niyang matapos dito ang aking mga plano sa buhay. Sa loob-loob ko, kasabay ng malalim na buntong hininga. Tinanggal ko ang seatbelt at marahan kong kinuha ang payong sa likod na upuan ng kotse. Kailan kaya titigil ang malakas na ulan na to? Pagtatanong ko sa sarili. Binuksan ko rin ang pinto ng sasakyan at lumabas pagkatapos. Sinuri ko ang kotse sa labas kung may ibang sira. Nakahinga ako ng maluwag na malamang hindi naman na flat ang gulong ko. Wala pa naman akong ekstrang gulong kung sakali. Napapailing kong hiyaw sa sarili. Papasok na sana ako ng sasakyan nang bigla kong mapansin sa kabilang sulok ng kalsada ang wala ng buhay na baboy ramo. Dahan-dahan akong humakbang papalapit dito at hindi alintana ang malakas na patak ng ulan at mga putik sa aking mga binti. Nakita kong dumadanak ang malabnaw nitong pulang likido sa kalsada at sa damuhan. Sinipat ko pa ng maigi ang wala ng buhay na hayop. May butas ang leeg nito na sa hula ko ay sanhi ng pana at natanggal na lang ng kusa dahil kumaripas ito ng pagtakbo. Bumalik ako sa sasakyan ngunit laking gulat ko nang makitang flat na ang dalawang gulong sa harapan ng aking kotse. May pana ang mga ito. Dito na unti-unting bumalot ang hilakbot sa aking isipan. Sino naman kaya ang walang pusong gagawa nito? Pero imbes na gumawa ng ingay, minabuti kong tumahimik muna para hindi ako marinig kung sakaling nasa paligid lamang ang gumawa nito. Sinipat ko ang kapaligiran ngunit tanging malakas lang na patak ng ulan ang naririnig. Kinuha ko ang cellphone na nakapatong sa upuan. Tatawagan ko sana sina Aliana at si Sir Rico ngunit wala itong signal. Naglakad-lakad pa ako para humagilap ng signal ngunit nadismaya lang ako. Patuloy kong tinatahak ang kalsada hanggang sa sinubukan kong pumasok sa loob ng kagubatan. Nagbabakasakali akong may mga nakatira rito para mahinga ng tulong. May nadaanan akong dambuhalang bato na kasing laki siguro ng isang bahay kubo. Napansin kong may mga nakasulat dito gamit ang pulang likido. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat doon pero natitiyak kong mga letra iyon ng alibata. Halos isang oras na pala akong naglalakad sa kagubatan at mukhang naliligaw na rin ako. Tumila rin kahit papaano ang ulan, subalit wala pa rin akong nakikitang mga bahay. Sa aking patuloy na paglalakad, may mga napansin akong mga estatwa o rebulto na nagkalat sa kahit saang parte ng kagubatan na aking nadadaanan. Pare-pareho itong nakadipa ang mga kamay at nakatingala sa kalangitan, ngunit magkakaiba lang sa taas at sa hulma. Nakapagtatakang may mga estatwa rito, ngunit wala naman akong nakikitang mga bahay. Tulong! Tulong! Malakas na paghingi ng saklolo ng batang babae sa hindi kalayuan. Sinundan ko tuloy ang boses na iyon at tumambad sa aking harapan ang paslit na naipit ang kaliwang paa sa isang pain na ginagamit siguro para sa panghuli ng mga ligaw na hayop. Dali-dali ko itong tinulungan. Tinanggal ang bakal na nakaipit dito at duguan na nga ang mga paa nito pero nagpupumilit tumayo ang bata kung kaya't inakay ko na lamang. Ayos ka lang ba?
Kaya mo bang maglakad? Anong pangalan mo? Sunod-sunod kong tanong. Hindi sumagot ang bata na ngayon ay pinupunasan ng mga luha. Tumingin lang ito sa akin at pagkatapos ay mabilis na tinanggal ang aking kamay sa kanyang braso. Mabilis itong kumaripas ng takbo na tila pilit iniinda ang namamagang paa. Matapos iyon, hindi ko na mahanap ang bata kung saan ba ito pumunta dahil na rin sa malalaking puno at halaman sa paligid. Maya-maya, may natanaw akong dalawang camping tent sa hindi kalayuan. Kumaripas ako ng takbo na hindi alintana ang pagod dahil nabuhayan ako ng pag-asa na may mahihingan ako ng tulong. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nadismaya na naman ako dahil walang mga tao sa dalawang tent. Ang nakapagtataka lamang, nagkalat sa labas ang mga gamit sa dalawang tent na tila inakyat ito ng magnanakaw. May mga nakita rin ako mga dilatang pagkain sa lupa. Sa isip-isip ko, pero pagnanakaw nga ba ang motibo? Na hindi man lang kinuha ang mga kagamitan gaya ng damit. Ayun pa yung bag. Nasaan dito pa yung mga wallet? Binuksan ko ang isang kulay asul na backpack. May nakita akong cellphone sa loob at dali-dali kong kinuha ito ngunit wala ring signal gaya ng inaasahan ko. Bigla na lamang kumalam ang aking sikmura. Hindi pa pala ako nag-aalmusal kaya marahan kong kinuha ang isang lata ng sardinas. Bubuksan ko na sana ito nang biglang dumilim ang paligid. Naramdaman kong may matigas na bagay na humampas sa aking likuran. Ilang minuto akong nawala ng malay at ngayon ay nararamdaman kong may humahatak sa aking mga paa habang ang buong katawan ko ay namamanhid at nakaratay pa rin sa maputik na lupa ng kagubatan. Ito taloy, abangan! Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered. O sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan. Team Ayi sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.